Coach Speaker, inaaya nga daw itong si Alex Caruso papuntang Golden State Warriors. Pero bago yan mga idol, pag-usapan muna natin itong napakaagang game nga ng Dallas Mavericks at New York Knicks. Alauna pa lang yata ng madaling araw ay naglalaban na itong dalawang team na ito. Pero anyways, ang nagwagi dyan mga idol, itong sila Luka, 121-100. Nakabawi nga sila after ng disappointing overtime loss nila sa Pistons. Sa labang ito, itong si Luka Doncic ay nagtala ng 30 points, 8 rebounds, 7 assists, isang steal, 11 out of 21 sa field, 44% sa mga 3-pointers. Ito namang umiinit na si Tim Hardaway Jr. ay meron niyang 8 3-pointers and in total meron siyang 28 points, 7 rebounds. Patuloy pa nga rin itong Dallas Mavericks sa pag-i-struggle early this season. Akala nga ng marami ay sila ay magiging top 3 team sa West, pero iyan nga ay mali so far dahil sila ay pang number 9. Anyways mga idol, eto nga ang team ng Sacramento Kings ay talaga namang nag-iingay na early this season. Matapos nga ng 16-year playoff drought ay mukha ngang makakapasok na sila this year sa NBA playoffs. Well ngayon mga idol, after 21 games, itong Sacramento ay nakupo sa 5th spot at 1.5 game behind lamang sila sa 2nd seed. So ito ang ginagawa ng Sacramento Kings mga idol this year. Siyempre sa pangunayan ni De'Aaron Fox at ni Domantas Sabonis. Si D-Fox nag-average ngayon ng 23 points per game, 5 rebounds and 6 assists. Si Sabonis 17, 10 and 6. So tingnan natin kung mapagpapatuloy ng Sacramento Kings ang napakaganda nilang momentum straight to the playoffs. Anyways nga mga idol, ngayon ay pag-usapan na natin itong controversial na sinabi nga daw ni Coach Kerr kay Alex Caruso. Meron kasing isang reporter na sinabi at sinabi rin ng maraming NBA fans na ito nga daw ang malinaw na sinabi ni Coach Kerr kay AC, "I'd love to have you men." Binasa nga nila yung mga idol sa pamagitan lamang ng bibig ni Coach Kerr. At I think mga idol, tama nga sila. Kapag in-slow mo nga natin ang pagsasalita ni Coach Kerr ay parang yun mismo ang kanyang sinabi. Well, iyan ay paraan ng pagre-recruit for sure ni Coach Kerr dito kay AC. Alam naman natin na si Gary Payton II ay parang kapares lang ng laruan neto ni Alex Caruso. Matinding perimeter defense tapos grabbing energy. Nakaka-apekto rin talaga sa buong Golden State Warriors. At mukha ngang namimiss yan ni Coach Kerr this year dahil alam natin na malaking tulong talaga si GP2 last year. Yung kanyang epekto sa Golden State Warriors ay beyond the statistics. At yan mismo mga idol ang ginagawa ni Alex Caruso. Kaya naman itong si Coach Kerr ay mukhang ayaw nang palagpasin ng panahon ng pagkakataon na itong si Alex Caruso ay i-recruit sa Golden State Warriors. Pero anyways nga mga idol, ano ba ang masasabi nyo dito sa mga kuro-kuro ng mga NBA fans pati na rin mismo NBA reporters? Komento nyo lamang mga idol ang inyong mga opinyon.